Ako po si Father Bernie Carpio ng Diocese ng Pasig. Samahan niyo ako upang saksihan kung sino si Laureana Franco. Nakilala, napakinggan, natuklasan, at nasaksihan ng mga tao sa paligid ang payak na buhay. Salat man lang sa matinda bagay, hitik naman sa kabutihan, kalooban, binigay ng Diyos sa kanya. Payak na buhay. Nagmula sa isang simple at madasaling pamilya, si Laureana Franco, kilala bilang si Caloring. Ipinanganak siya sa nayon ng Hagonoy sa bayan ng Taguig noong ika-4 na Hulyo hanggang taong 1936. Siya ang panganay sa 8 anak na mag-asawang sina Maria at Pedro Franco. Kahit ikaho sa buhay, mayaman sila sa pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Kasi nakita ko to tuwing hapon, pag Angelus, yung amang ko, tinatawag na kami. 5:45, pinauwi kami ng bahay. Siyempre, mga bata, naglalaro, no, pagkatapos na kami magtrabaho. Tinuturuan kami magdasal ng orasyon. So, doon ko nakita sa amang ko nung nabubuhay, yung bang ano, religious siya. Kahit na mahirap, pati inang ko, hindi rin, no read, no write. Pero sinikap kaming maimulat sa amin yung tungkol sa aral pananampalataya. Pagdadasal ng orasyon, bago kumain, magdadasal, pagkatapos kumain, bago matulog ang gabi, at saka tinuruan din kaming magdasal ng rosaryo. Tunay na ginampanan ng kanyang mga magulang ang kalang misyon, ipakilala at ilapit sa Diyos ang kalang mga anak. Ang pagkatanim ng punla sa kalang mga puso't isipan kay Caloring at sa kanyang mga kapatid. Siya ay bininyagan sa parokya at ang pang-archdiocese ng Dambana, Santa Ana sa Taguig. Siya ay nag-aral sa Hagonoy Elementary School na ngayon ay Siriaco Pitinga Elementary School. Sa kanyang pagtutungtong sa koleyo, siya ay nag-aral sa Taguig Institute at Our Lady of Loreto College hanggang siya ay mabigyan ng oportunidad makapagtrabaho bilang telephone switchboard at accounting clerk sa Philippine Air Force. Salat man sa material na bagay, ngunit itik at namumunga sila sa mahagandang aral at halimbawa. Hinubog si Caloring na laging tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kamangha-mangha ba ang napakinggan natin payak na buhay ni Laureana Franco Caloring? Meron bang bagay na masasabi natin na kaiba-iba? Wala naman eh. Pero bakit si Caloring nagbigay gising, nagbigay sa atin ng kaliwanagan sa simple, ordinaryong buhay? Isa lang ang pakay ni Caloring. Ano bang kalooban ng Diyos? Ano bang plano niya? Yon ang masusunod. Bagamat mahirap, kalakip ang sakripisyo. Pero sabi nga niya eh, kung susunod ka sa kalooban ng Diyos, dumadaan ka sa daan ng hirap, pagsubok. Pero sa huli, hindi bumitaw si Caloring. Dahil para sa kanya, isang bagay lang ang mahalaga. Kung ano ang ninanais at plano ng Diyos sa kanyang buhay. Yun ang tugon sa kanyang kabanalan ng buhay. Nakilala, naradasan, napakinggan, at pinag-uusapan ng madla ang batayan ng kanyang kabanalan. Isang simple at ordinaryong babae, inilaan ang kanyang buhay sa tawang paglilingkod sa Diyos at kapwa. Bukasyon ko yung magmamadre. Ako talagang may bukasyon ako magmadre.
nag-try din ako sa Franciscan. Kaya lang, laging very sickly ako nung nandun ako sa Franciscan. Eh kasi being the eldest sa pamilya, siyempre intindihin ko, walo kami magkakapatid. Paano kung matutulungan ng mga kapatid ko para maging makapag-aral? Ang punlang tinanim sa kanyang puso ng kanyang mga magulang ang siya naging tanglaw at patnubay niya upang matuklasan ang kanyang misyon. Misyon na mula sa Diyos at para sa Diyos. Iniwan ni Caloring ang kanyang magandang trabaho sa Philippine Air Force at pumasok bilang isang katekista. Ang nakatawag ng pansin sa akin ay yung mga batang naglalaro doon sa dinadaanan namin. Paglabas hanggang Port Bonifacio, sasakay kami ng jeep papuntang Pateros para makarating sa amin. Sabi ko, magandang ano to. Nadidinig ko kasi mga bata ako, mga magmura, mga mag-ano. So, na-attract ako doon. Dito sa atin sa Metro Manila, kahit sa private schools, ang hirap na ngayon magturo ng katesismo. Alam mo kung bakit? Hindi na ano yung Panginoong Diyos. Kasi dahil sa media, saka alam mo ang inaano ko rin dito, ang magulang din dapat ang magpapaliwanag ng tungkol sa Panginoong Diyos. Naglingkod ng tapat at buong puso hindi niya alintana ang pagod at ang kanyang pagiging masakitin. Sa kanyang busilak na kalooban, siya ay pinatubayan ng Diyos sa kanyang gawain. Siya ang kauna-unahang lay minister na babae ng Archdiocese ng Manila at naging vocation promoter na nasabing Archdiocese. Pinagkalooban siya ng Diyos ng mga biyayang kanyang kailangan upang maging matagumpay siya sa kanyang misyon. Nagturo siya sa iba't ibang public school sa Taguig, dumadalo sa mga may sakit at tila walang kapagurang naglilingkod sa parokya, paaralan at sa mga mahihirap. Kasi actually, sa eskwela ko nakalagay, noong 1997, inilipat nila ako sa mga area-area namin, ang depressed area. So, ang gawa ko sa mga depressed area, araw-araw dumadalo sa mga mahihirap, sa mga may sakit, sa mga yung poorest among the poor, yung bang lifestyle ni Mother Teresa. So, yun yung buhay ko. Yun nga raw mga pare, mga madre, tulog na ako, nasa lugar pa ng galaan. Sabi ko, hindi po ako nagagala. I am, still doing my work kasi yung po pinangako ko sa Diyos. Pagkatapos na ng misa, ayan, nakikita nila ako, pumupunta na sa mga area, sa mga may sakit, yung nakikinig ako sa mga problema nila, dumadalaw sa mga, malaki kasi itong Hagunoy, marami kami mga depressed area. Nakilala din si Caloring na malapit sa mga pari at seminarista. Siya ay malapit na kaibigan, tagapayo, tagapagdasal ng mga alagad ng Diyos na sina Archbishop Socrates Villegas, Linggayan Dagupan Bishop, at ang Yumaong Cardinal Jaime Cardinal Sin. Nakarating din ako sa Holy Land, very thankful ako sa Cardinal Sin, no? Kasi sabi ko, Your Eminence, yung pong ibibigay niyong gagastusin, gastusin na lang sa mahihirap. Bishop Soc Villegas, pag wala akong one time, Bishop, o Caloring, bakit? Kumain ka na bang tanghali ang pagpasok ng bilya? Opo, o ano sadya? Bishop, kung dahil kong tutulungan may sakit, bigay ka agad siya ng pera. Kaya nga sabi ko, Bishop Soc, talagang ang bait ng Diyos. Eh Caloring, ikaw lang nakagagawa ng ganyan sa amin dito sa bilya kasi kilala ka namin. Kaya sabi nung may gathering sa bilya, nako, si Caloring talaga walang kupas. At this age of 67, eto pa rin daw ako, nagtatrabaho pa rin para sa Diyos. So yung tuwang-tuwa ako, hindi nga ako laging madre, pero sa ginagawa ko, mas higit pa nga sa gawain ng isang madre. Kasi ito, walang oras eh, kumuha ako alas 11 ng gabi, alas 12. Yung Mother Teresa Award na yan, nung mamili sila, hindi ko alam, nabibigyan ako ng award. Eto na yung mga member ng AY Foundation, yung RCBC, pumunta, pinagtanong ang bahay namin. Saan ba bahay ni Caloring Franco? Ay, wala po yun, hindi niyo po indadatnan. Maalis po yung madaling araw, umuwi, hating gabi na, yung ganyan. Kasi napili po siya ng Mother Teresa Award, silang dalawa ni Carmen Locsin. O tapos sabi, may award na pera.
sabi ko, naku, Diyos ko, eh ako, ignorante talaga ako. Kasi nasanay na nga ako ng walang pera-pera. So, yung palang award na yon, yung 500,000, yung 250,000, nakapangalan na sa pangalan ng pagbibigyan mong NGO, yung mga charitable institution. Napili ko yung simbahan namin na bigyan yung 250,000 ng NGO kasi ano din yan eh, charitable institution. Maraming humihingi ng mga tulong, maraming mahihirap na every now and then nag-aas ng tulong. So, pag tinanggap ko lang yung mga pera na yung 250,000 sa RCBC, nakapangalan sa St. Michael Parish. Dito? Oo, dyan, yung pinuntahan natin. Yung another 250,000, nakapangalan sa akin. Ang nangyari dun sa sarili kong pera na yon, sinabi sa inyo, sa akin yun ha, sa akin, kung ako talaga ay mukhang pera, de hanggang ngayon may pera ako, no? Na hindi ako nalungkot, natuwa ako kasi, yung para sa akin, sa dami ng taong mga tinutulungan ko, yung mga naghihingi ng tulong, napamudmud din. Kasi alam mo naman, pag ikaw ay nagtatrabaho sa mga poorest of the poor, ayan, nandiyan na, may humingi ng pera, may humingi ng gamot, may kinemotherapy, puntahan ng mga kaibigan ko. Siyempre, ang laki ng lawak kong pinag-ano, nagkatikista ako kung saan-saan lugar eh, for 40 years of life. So, yung para sa akin, 250,000 na naka-alerted sa pangalan ko, pumunta rin sa ano, charitable institution. Tulad rin ng mga banal, hindi siya nakaligtas sa mga dawag at hilahil nitong mundo. Kasama rito ang pagkakaroon niya ng cancer na labis niyang pinagdaanan, ngunit lahat ng ito ay kanya natagumpayanan dahil sa kanyang punlang itinanim sa kanyang puso at sa kanyang pinayabong inialay na puso. Ang lingkod na Diyos na si Caloring ay bumalik na sa kanyang tunay na tahanan. Tahanan ng Diyos noong 17 ng Oktubre taong 2011. Dinaluhan siya ng iba't ibang tao na kanyang pinaglingkuran na kasama. Mga taong naantig ang kanyang kalooban sa kabutihang ipinimalas na matandang katikista na si Caloring. Nasaksihan natin, napakinggan natin ang payak na buhay ni Laureana Franco Caloring. Kung ano ang basihan, kung sino siya sa buhay natin. At ngayon, ano ang hamon sa atin? Katulad ng hamon kay Caloring, ang kabanalan, pwede pala. Ang kabanalan, matatabo pala. Sa isang ordinaryo, simpleng buhay ng tao, doon nakaugat si Kristo sa buhay ni Caloring Franco. Tinawag siya taong makadiyos, santong makatao. Thank you.